kay Attorney Neri Colmenares para sa kanyang presentation. Attorney Neri? Magandang hapon sa inyong lahat, no? Sa kay Kapaeng, Chairman Emeritus ka na pala, Kapaeng. Sa amin kasi ginagawang emeritus kami, eh sabi namin tumatanda kami niyan eh. Kaya, aming kaong si CRTC, no, si Attorney Kapulong, din na siya nabalikan. But anyway, back to the topic. So yung sa akin, natiin ko lang siguro sa dalawa, no? Yung, kasi yung tinatakel natin ngayon, ano ang response ng gobyerno sa nangyayari sa atin, in particular sa agrikultura. So hatiin ko sa dalawa, yung una, yung COVID response nila sa kasalukuyan, tapos yung pangalawa, yung post-COVID response. No? Doon papasok yung plant at iba pa. So sa COVID response, dalawa ang napansin natin. Ano? Ang una, ang bagal ng pinapangakong tulong. Pebrero, Marso pa ito eh. Tapos Mayo na ngayon, bagal pa rin ng tulong. No? So, apat ko nabanggit na mabagal. Eh, klaro yan sa lahat. No? Pero sige, puntahan natin mismo ang report nila. Tingnan natin, for example, ang fourth report, yung report ni President Duterte sa Kongreso noong April 20. No? Nakalagay doon sa fourth report niya na may financial subsidy sa rice farmers ang DA. Ang total daw na beneficiary na target, 591,000. No? Malapit-lapit sa 600,000. As of April 14, ang sabi doon sa fourth report, by ang nabigyan nila 52,043. So can you imagine 600,000 yung bibigyan mo, ang nabigyan mo April na 52,000. Di ang layo ng tulong na ano mo. In fact, yung 600,000 rice farmers, hindi yun ang buong number ng rice farmers eh, mas malaki pa diyan. Pero sige na, 600,000 na. Pero sa 600,000, 52,043 ang natulungan. Ang masama pa, under doon sa report nila, nag-utilize na daw sila ng 645 million para sa 52,043 farmers. Bakong i-divide mo yung 645 million, bawat isang magsasaka nakatanggap ng 12,300 pesos. So sige, imbestigahan nga natin tong bawat isang magsasaka, nakatanggap ba yung 12,000? Kasi kung hindi sila nakatanggap ng 12,000, kung 5,000 lang natanggap nila, sana punta ang 645 million. Eh, sobra-sobra ang ginastos nyo para sa 52,000, di ba? So, nagbago ba yun nung fifth report, yung April 27 na report ni President Duterte? Aba, hindi. Kung titingnan mo ang fifth report, ang sabi dito, fourth report, 52,043. Sa fifth report, ang natulungan nila out of 600,000, 53,881. Ibig sabihin, sa nakalipas na isang linggo, from 52,000 to 53,000 yung kanilang natulungan, 1,800 ang natulungan nyo. Alam mo, kung ganun talaga, di abutin tayo ng December dito, di pa kayo tapos magtumulong sa rice farmers, di ba? So, maliban sa bagal na, may missing pa na pera. Na bakit 645 million ang ginastos nyo doon sa sinabi nyo 52,000, pero ayon naman sa mga report, hindi naman nakatanggap ng 12 mil ang mga bawat isang magsasaka. Yung masama pa, kung tingnan mo yung page 6 ng fourth report, yung April 20 report niya. Sa page 6, meron daw silang mga 1 billion pesos na nakalaan. Hello? Naririnig niyo ako? Oo, naririnig. Oo, malinaw. Okay. Ngayon, sabi nila dito sa page 6 ng report, kung babasahin nyo, may 1 billion daw sila na nakalaan para sa 40,000 ka-MSFF. So, marginal, small farmers and fisher folks itong MSFF. 40 mil. Ilan ang natulungan nila ayon sa fourth report? Ang natulungan nila out of 40,000, 135 lang. Mantakin mo, 40 mil ang gusto mong beneficiary, ang natulungan mo, 135 katao. Bay, kung hindi ba naman mabagal na mabagal yan, ewan ko lang. Pero ito pa pong masama. Yung 135 katao daw,
gumastos na sila ng 154 million pesos. Mantakin mo, 154 million sa 135 kamaliit na magsasaka at mangingisda. Abay, bawat isa noon siguro nakatanggap ng ang ating tansya. 3.3 million kada isang magsasaka. Or 1 point, kung i-divide mong 154 million sa 135, mga 1 point something million, di ba? 1 point something. So, sino naman mangingisda at maliliit na magsaka nakatanggap ng 1 million, di ba? So, mabagal na, 135 lang out of 40,000. Pero, ang masama pa, ang laki pa ng pera na hindi naman ma-explain kung saan napunta. So, dugtong ko pa sa page 6. Meron daw silang tutulungan na agri-based MSEs, mga micro and small enterprises sa agri. Ang target nilang tutulungan, 259 ka MSE, ang kanilang itutulong ay 2.9 billion pesos. 2.9 ha, para sa 259 ka MSE. Sa 259 ka MSE, ang na-approve pa lang nila, siyam. Can you imagine that? Tutulong ka na nga sa maliliit na MSE, eh, siyam lang na-approve mo out of 259. Ang masama pa, yung siyam daw, nag-utilize na sila ng 62.5 million. So, ibig sabihin, bawat isa naka 7 million or something. Medyo, siguro, tanungin natin yung siyam na MSE. Talaga nga ba nakatanggap kayo ng 7 million isa? So, ang punto ko lang, hindi lang mabagal yung tulong sa mga magsasaka, mangingisda, sa mga agri-MSEs. Ano pa? Ang laki pa ng pera na dapat nilang i-explain at kung saan napunta itong perang ito. Siguro itanong yan sa DA. Basahin lang yung fourth report at fifth report nila. At klaro doon na may mga discrepancy sa pera. So, ang sagot nila dyan sa mabagal na tulong, militarisasyon. Na grabe talaga ang sagot yon kasi hindi yon yung solusyon, di ba? Nagtaka nga ako sa sagot nila na militarisasyon, kaya nga tayo nagka-problema dito. Kasi in-appoint ni President Duterte sa mga civilian na posisyon, militar. Eh, yun pala eh. Sabi mo, magaling yung militar mo, o in-appoint mo na, DSWD, militar. DILG, militar. O sila ang main na nanghahawak ng mga SAP at mga kung anong tulong sa mamamayan, sila ang in charge diyan sa IATF. Tapos hindi nila nagawa. So sa akin itong mga panghuhuli, pang-arrest, pang-haras sa mga tinatawag nilang pasaway at lalo na doon sa mga aktivista na nagre-relief distribution lang katulad ni Kaayik. This is, of course, unconstitutional, illegal kasi ang mga batayan nila dyan ay bayanihan law. Eh, kahit talungkatin natin ang bayanihan law, wala naman nakalagay dyan na pag hindi ka na, pag wala kang quarantine pass, eh, makukulong ka. Basic po yan sa criminal law that you can only go to prison if there is a law that expressly says na makukulong ka pag ginawa mo yun. Eh, wala naman dun. Ang isang sinasabi nila yung Republic Act 1332, yung mandatory reporting of infectious disease. E klaro nga doon sa batas na yan, it's just about mandatory reporting. Wala doon yung pag wala kang quarantine pass o pag wala kang social distancing, kulong ka. So basically, yung mga ginagamit nilang batas, hindi naman nagpapahintulot ng aresto, pero ginagawa nila yan. So, ang meron pa yung sa San Roque, yung ginamitan nila ng violation of BP 880, yung illegal assembly. Ang rally, by the way, hindi yan ano ha, hindi yan bawal sa Pilipinas ha. Kahit may COVID, allowed 'yon. So ang kanilang thinking na pag nagrally ka, pwede ka nang ulihin, mali yan. At under BP 880 mismo, may kulong ang mga kapulisan ng nanghuli ng up to 6 years imprisonment. Dahil sa pag-interfere nila sa freedom of assembly. But in any case, that's another story. Mas legal yun. Pero ang sinasabi ko, yung response ng gobyerno ay hungkat. Ngayon, sa natira kong oras, siguro i-discuss ko na lang yung post-COVID. Siguro ang klaro sa atin dito sa post-COVID, simple talaga ang framework ng gobyerno. Hindi na pwede ang kinagawian o yung dating ekonomiya, yung economic strategy ng gobyerno na pinangalandakan nila noon pa man.
matagal, mahabang diskusyon yan. Panahon pa nila kapainyan yan. Ang solusyon, tunay na reformang agraryo. Buhos, suporta, mekanisasyon, lahat ng tulong sa magsasaka para umunlad ang kanilang kalagayan. Pero ang sagot nila, ay hindi, hindi kailangan yun. Itong CARP, ito yung magpapaganda ng buhay ng magsasaka o saan tayo pinulot. Sinong tama? Sila o tayo? Tayong tama. Mali sila kasi pinangalandakan nila ang CARP, wala namang nangyari. Kung meron mang napatunayan itong COVID, yung dati nilang economic strategy ay hindi naman pala nag-work. And in fact, incapable na humarap sa krisis ang kanilang economic strategy at ang kanilang mga programa. So dapat, kung ganun pala eh, hindi naman pala nag-work yung dati niyong kinagawian na ini-insist nyo ng matagal na, dito sa post-COVID, itong oportunidad na i-abandon na natin yan. Kasi kung ulitin din lang naman natin yung dati nyo nang ginagawa at magkakaroon ulit ng COVID, ganito na pariwara pa rin tayo, di ba? So ito na sana yung oportunidad na sa post-COVID, ibahin na ang kinagawian. The landlords and the capitalists cannot rule in the old way. Yan ang pinakasimpleng framework dapat ng ano ng gobyerno sa post-COVID. Matagal na pinagdiskusyonan, sinabi na nila, dapat i-liberalize natin ang ekonomiya. Dapat papasukin dito ang produkto sa ibang bansa. Katulad ng bigas doon sa rice tarification law. Sinabi natin, hindi yan ang solusyon. Lalong malulugmok sa kahirapan ang magsasaka. Sabi nila, tama sila, tayo ang mali. O sino ang tama ngayon? Nalugmok sa kahirapan ang magsasaka sa liberalization. So ibig sabihin ko may post-COVID sila dapat na economic strategy, ibahin nila sa dati. Hindi na dapat liberal, dapat proteksyonan. Dapat subsidize ang mga lokal na mga magsasaka, subsidize ang lokal na agrikultura. Yung sinasabi nila, ay, hindi pwede may got the WTO tayo. Sabi. Ang sagot natin diyan, isa pa yan. Noong 2000, ang sabi nyo, pag sumama tayo sa got the WTO, uunlad ang Pilipinas. O, anong nangyari? Sabi namin, mali. Sabi niyo, tama. O, anong nangyari? Napatunayan na ang pagsama sa WTO ay hungkag pala yun. So, uulitin pa ba natin yon? Dapat sa post-COVID, i-grab ng opportunity ng gobyerno na i-subsidize heavily ang magsasaka at wag na yung sa WTO kasi maraming bansa ang sigurado magsasubsidize sa kanilang agrikultura pagkatapos ng COVID. Dahil dapa ang agrikultura ng maraming bansa eh. So iyan dapat ang characteristic ng government program sa post-COVID. Ano pa? O di deregulation, di privatization. Sabi natin mali yun. Sabi nila tama yun. O nung pinatunayan ng COVID, ang daming contractual. Pag contractual, by the ano yan, no work, no pay yan, hindi, walang regular na trabaho eh. O di kaya sila nahirapan. Grabe ang kahirapan natin sa economic strategy ng gobyerno. Kaya ang laki ng informal sector nila eh. Yung mga magsasaka nga lang, hindi nila malista-lista eh. Yung mga mangingisda nga, hindi nila malista-lista, kaya hirap na hirap daw sila eh. Precisely na ang dapat na ekonomiya dito, anuman ang kanilang programa, nakapatungkol na iangat ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. At lahat na, pag ganito kahirap ang taong bayan, ganito kahirap ang mga magsasaka, na dalawa, tatlong araw pa lang ang quarantine mo, gutom na, bay may problema kang malaki. Dapat ang ekonomiya, isang ekonomiya na maangat mo ang kabuhayan ng magsasaka at mangingisda, na kahit dalawang linggo ka nag-lockdown, kahit papano, meron sila dapat kabuhayan. Meron sila dapat savings, in fact. Meron sila dapat katayuan na maibangon. Ngayon, very dependent sa government aid ang lahat kasi grabe ang kahirapan. So sa madaling sabi, para sa akin, kung mag-post-COVID program sila, ano man ang itawag nila dyan, 22 million million metric tons of palay ang target nila sa 2020. Hanggat hindi nyo susuportahan ang agrikultura, hindi nyo ma-achieve yan. In fact, ang palatandaan ko nga dyan, sa kapaeng sa iba pa,
Sabi ko, hanggat may nakikita akong magsasaka na nagbibilad ng palay sa kalsada, walang ibig sabihin yan, hindi pa nagtagumpay ang gobyerno. Eh kung simpleng dryer lang, drying facility lang sa magsasaka, hindi mo nga magawa eh. How much more ang mekanisasyon? How much more yung tulong sa infrastructure? How much more yung credit? Kaya kung kaglahat ng sasabihin nila, basta hindi nila i-address yung mga sinasabi natin noon pa. Tunay na reform ang agraryo, massive na suporta sa agrikultura, lalo na inamin mismo ng DA, inamin mismo ng DARC na grabe ang global crisis sa food ngayon. Kasi ang food production sa iba't ibang bansa bumagsak dahil sa COVID. Di lalo tayo ngayon i-insure dapat ang food security natin kasi there will come a time di na tayo bibentahan ng ibang bansa. Yan ang mahirap nga eh, pag dependent ka sa import eh. So, nung 2019, if I remember it right, we had about, 3.6 million metric tons na in-import. Grabe yon, imagine that. So, hindi pwede na yung dating kinagawian. So, tunay na reform ang agraryo, massive na subsidyo ng gobyerno at tulong sa mga magsasaka, mekanisasyon, tanggalin ang liberalisasyon, industrialisasyon, syempre, kailangan ng ating bansa. Ang ibig ko lang pong sabihin, kung magsasabi ang DA o ang buong gobyerno ni Duterte na ito pa rin ang gagawin natin, walang mangyayari. Pansinin niyo ang stimulus fund bill sa Kongreso. Marami siyang mga intervention ng gobyerno na tulong dito, tulong doon. Pero ang sinabi niya sa declaration of policy niya, we will maintain the same economic strategy which led to development sa atin. Hindi nag-lead ng development ang dating economic strategy. So kung meron man kayong economic stimulus fund, ang tutok noon ay agrikultura. Malaking bulto noon sa agrikultura. Ang malaking bulto pati ay industrialisasyon. At ang solusyon dito sa plan ng gobyernong Duterte ay mangungutang ulit. Last point ko na lang to. So mangungutang kayo ulit kasi itong plant pala, hiningi daw nila ito ng 31 billion sa Department of Finance. Ang Department of Finance daw, hindi nagbigay, 8 billion lang. So mangutang na lang sila sa ibang bansa. Yan ang problema sa utak-utang ng gobyerno. Sa 2020 budget, meron diyang nakalaan, 450 billion pesos. Pambayad lang yan ng interest. Sa 2020 budget, meron diyang nakalaan 532 billion pesos pambayad ng principal. Ibig sabihin, lampas isang trilyon pambayad lang ng utang. Bakit? Anong klaseng tao ka? Babayad ka ng 450 billion sa interest ng utang mo, tapos mangungutang ka ng 450 billion. Di parang niloko mo sarili mo. Sa ngayon, kalagayan dapat para sa akin, hindi bayaran dapat ng gobyerno, lalo na ang interes ng napakaraming utang sa gitna ng krisis ng COVID. Kaya itong plan, kung ipapangungutang na naman nila ito, mababaon tayo sa utang, wala pa rin mangyayaring pagunlad sa mga magsasaka. Palpak ang response ng gobyernong Duterte sa COVID crisis, at magiging palpak ang kanilang post-COVID program kung dating gawi pa rin ang kanilang gawin. Tunay na reformang agraryo, massive na suporta sa agrikultura, industrialisasyon, tanggalin ang kontraktualisasyon. Ito ang panibagong path o daan ng ating ekonomiya na dapat gawin ng gobyerno at hindi ang kinagawi ang build or plant. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, Attorney Neri Colmenares, no? Nagkampanya ng plant habang convert naman ng mga lupa, no, sa mga kanayunan, kaya marami ding na displaced na mga magsasaka. Para sa pangalawa nating speaker, ating tawagin si Cathy Estavillo ng Bantay Bigas para ihapag niya yung mga demands ng rice farmers
sa panahon at pagkatapos ng lockdown. Cathy? Hello, Cathy? Hello? Naririnig mo na ako? Sige, you can start. Okay, maraming salamat Tata at magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa ating webinar forum. Kay dating Congressman Neri Colmenares, maraming salamat dun sa malamang datos na ibinahagi niya, no? Ngayon para sa Bantay Bigas at ng Amihan, kung pag-uusapan natin ang pre at saka post-COVID sa mga pangangailangan ng mga magsasaka ay napakalawak at napakahaba ang pag-uusapan natin. Pero magbigay na lang ako ng mga ilan at total may mga reactors tayo ng mga magsasaka at mas konkreto yung kanilang ibabahagi. No? So before ang COVID, sariwa pa sa kaisipan ng mga magsasaka natin yung naging epekto ng rice liberalization law nung na isang taon nang ipinapatupad kung saan umabot ng 75 billion pesos ang pagkalugi ng ating buong industriya at hanggang ngayon ay ramdam ng ating mga magsasaka yung pagkalugi nila. Ngayon COVID ay mas tumindi, no? Dahil habang nasa state of calamity dulot ng COVID-19 pandemya, ay nakikita natin kung naibahagi kanina ni Attorney Neri yung ano ba yung tinutunguhin pa rin ng ating gobyerno pagdating sa usapin sa ating kasapatan sa pagkain. Hindi talaga binibitawan ng rehimeng Duterte ang pagyakap nito sa mga neoliberal policies, liberalization sa ating agrikultura, no? Sa halip na ihanda ang sektor magsasaka sa mga magsasaka. Hello. Suportahan sila para matiyak. Hello. Suportahan sila para matiyak. Oo. Matiyak na ang mga produkto nila ay makarating sa palengke sa sirkulasyon nito ay patuloy yung implementasyon nito sa lockdown at siyempre yung nasa newspaper na naman na mag-i-import ng 300,000 metric tons ang gobyerno para doon sa pagkain ng mamamayang Pilipino. So talagang hindi siya bumibitaw doon sa mga neoliberal policies nito. Na ito yung epekto nung RA 11203 o Rice Liberalization Law. Na alam na natin yung epekto nito sa mamamayang Pilipino lalong-lalo na sa ating mga magsasaka na hindi to magre-resulta ng kasapatan natin sa pagkain, no? Talagang umaasa sa importasyon para sa pagkain ng mamamayang Pilipino, no? Next please. So, yung nakikita natin na ito nga despite yung sinabi ng Vietnam na i-suspend yung pag-export nila ng bigas sa ating bansa batay sa datos ng DA mismo na lumabas noong April 23 ay 600,000 metric tons ang i-import natin sa Vietnam. Kung saan ito ay naibigay na nung yung napagkaisahan o kasunduan na ito nung nakaraan taon, no? So sa halip na mag-import, bakit hindi ang resolbahin ng gobyerno natin? Ngayong anihan ang mga magsasaka natin, itong anihan ay talagang nanghihingi sila ng tulong, yung produkto nila ay unang parte ng March ay may nalaman tayo na umaabot sa 12-14 ang presyo ng bigas. At nung nitong mga April na ay kahit papano tumaas ng hanggang 22 yung dry at 18 ang fresh. So ano na naman ang epekto nito? Ang mas ang nakabili sa mga ganitong produkto o presyo ay yung mga traders. Hindi na talaga namili ang NFA dahil mataas na yung 22-19 na presyo ng mga traders at yung mga traders pa mismo ang pumupunta sa mga magsasaka natin, no? So ito nga na sinabi ng DA na mayroon ang dumating na 229 metric tons 729,000 metric tons na imported na bigas na dumating noong April,
Kasama dito yung 300,000 metric tons na in-import ng gobyerno sa pamamagitan ng G2G, na ito ay nagkakahalaga ng 8 billion. So kung titignan natin yung 8 billion, napakalaki sana, napakalawak ito kung ito ay ibinili sa ating mga magsasaka, no? So gaya nga ng sinabi ko, sa kabila ng pandemya, ng krisis pandaigdigan, ay tuloy-tuloy hindi talaga bumibitaw itong rehimeng Duterte sa kanyang mga pulisiyang anti-magsasaka at anti-mamamayan. So, ganun din na monitor natin na itong lockdown, despite yung meron state of calamity, ay tumaas yung presyo ng bigas. At kung pupunta ka ngayon sa palengke, ay wala na yung NFA rice. Wala ka nang makikita na 27 pesos na NFA rice. At meron tayong nakuhang datos na ayon sa datos na nakuha natin ay ang stock na lang ng NFA ay good for 10 days. So ito yung nakakatakot, parang mauulit sa tindi ng krisis. Meron tayong krisis sa health, tapos krisis pa sa pagkain, ay baka maulit yung 2018 na presyo ng bigas na umabot ng 90 pesos sa Mindanao kapag nalaman ng mga traders, mga millers na 10 days na lang yung hawak ng NFA. Nakakatakot to. So nagtaas, pupunta ka sa mga palengke ay wala ka nang makikitang 35 pesos, wala ka nang makikitang 36 pesos, kundi ilan-ilan na lang ang nagbebenta ng 38 pesos at ang mas malimit na presyo na ngayon ng bigas sa mga palengke ay 40 pesos pataas. Sa ganang ganun, sino na lang ang nakakabili ng bigas uli, na alam naman natin na talagang yung panahon ng lockdown ay ang daming nagugutom dahil yung ayuda na ipinapangako ng gobyerno ay maliwanag dun sa datos na sinabi ni Congressman Neri kanina na ilan 52,000 lang yung nabigyan doon sa ASAP o Social Amelioration Program ng DA, no? So nasaan yung ayuda? Ito yung binabanggit pa kanina ni Senator Neri na billion-billion yung kailangan i-account ng gobyerno doon sa sinasabi niya na 31 billion na kalaan para sa ating agrikultura, o yung ilang billion na para sa mga magsasaka ay nawawala. So lahat yung mga nasa poster na yan ay mga kababaihang magsasaka, dahil alam naman natin pag kababaihan talaga, pag budget, ay sila yung talaga yung namong problema kung paano sila paano maibsan yung kahirapan, paano yung pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya ganun na lang yung itong mga placards natin na puro kababaihan, at yan ay pinadala sa atin dito sa Manila para i-expose yung hanggang ngayon ay wala pa rin natatanggap ang kalakhan ng ating mga magsasaka doon sa sinasabi nila na Social Amelioration Fund, no? So after yung ngayong lockdown, tama yung sabi ni Senator Neri kanina na dapat ang pagtuunan na ngayon ng pansin ng gobyerno ay yung agrikultura. Grabe ang krisis sa pandaigdigan, tiyak ang mga iba't ibang bansa na dating mga exporting countries ay tiyak ang pangunahing pagtutuunan nila yung pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Ito na nga, ang Vietnam nagsabi na hindi na siya mag-e-export. Mahigit 50% ang ating ine-export na bigas ay nanggagaling sa Vietnam. So paano na lang pag talagang tinutuo ng Vietnam yung sinabi niya, at ang Thailand at yung iba pang mga exporting countries. Kawawa tayo. Samantalang kaya naman natin i-produce yung ating pangangailangan kung makinig lang ang rehimeng Duterte dun sa mga karaingang mga panawagan ng ating mga magsasaka. Kung makinig lang ang presidente dun mismo sa mga magsasaka. Alam na alam ng mga magsasaka kung paano mareresolba ang ating kakapusan sa pagkain. Ang dangan nga lang, sabi ko nga kanina, yung mga neoliberal policies na niyayakap ng gobyerno ay yung patuloy niyang pinapatupad. So kagaya nito, panawagan ng mga magsasaka na dapat
hindi 5,000, hindi 10,000, hindi 5,000, hindi 8,000 ang emergency cash assistant na ibibigay sa mga magsasaka sa panahon ng enhanced community quarantine, kundi 10,000. Ito ay maliit para dun sa umaabot ng 24,000 na buwanang gastos ng isang mga magsasaka. Pero ito ay kailangan ipanawagan, kailangan ikampanya dahil kalakhan pa rin sa ating mga magsasaka ay hindi nakakakuha dun sa 5,000 o 8,000 na sinasabi ng gobyerno. So 10,000 ang kahilingan ng ating mga magsasaka. Yung production subsidy ay isa ito sa panawagan natin na dapat 15,000 at dapat ito ay ibigay na nang sa ganun ay magamit na ng ating mga magsasaka ngayong susunod na anihan, ngayong susunod na taniman. Maibsan man lang yung kahirapan, yung kakapusan nila dun sa pangangailangan nila para makapagtanim ulit. Ito, nagbabadya na naman, natataas ang presyo ng langis. Ay, pag nagtaas ang presyo ng langis dahil dun sa tax na ipapataw ng gobyerno, tiyak tataas na naman yung mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Hindi pa nakabawi-bawi ang ating mga magsasaka dun sa nangyari nung 2018 na production cost. Ito na ulit, tataas ulit dahil dito sa pagtaas ng nakaambang pagtaas ng presyo ng langis. No? So 15,000 ang panawagan ng mga magsasaka para tulong sa kanilang pagsasaka. Ganun din, siyempre nananawagan tayo ng tuloy-tuloy ng irrigasyon habang lockdown, no? Para mapaunlad yung mga para matiyak na ang ating mga magsasaka ay makapagtanim ulit. Dapat i-priority ng gobyerno ito, yung lagyan ng irrigasyon, patubigan ang lahat ng irrigable lands nang sa ganun ay matiyak na makapagtanim ang ating mga magsasaka. At kung meron to, matitiyak na dalawang beses makapagtanim ang ating mga magsasaka. At sana maipatupad na o ipanawagan na meron na tayong batas na libreng irrigasyon, pero hanggang ngayon, hindi pa lahat ng ating mga magsasaka ay nakikinabang dito dahil sabi nila wala pa rin yung IRR. So kasabay ng panawagan natin na tuloy-tuloy na irrigasyon, pagpapatubig dun sa lahat ng ating irrigable lands, ay tiyakin din na sana libre yung irrigasyon ng ating mga magsasaka. Ganun din, bilhin ng palay ng ating... Ngayon ay ang magsasaka natin, mamaya sasabihin ng ilang mga ating reactors sa research ng amihan, sa pakikipagtalakayan o pagkuha ng datos ng amihan ay sa Bicol, sa Camsur, umaabot lang sa 17 pesos ang presyo ng palay. Sa Isabela, 18 pesos ang bagong ani, ganun din sa Panay, no? So, sabi nila, may umaabot ng 22 pag ito ay talagang tuyo. Pero dahil sa kawalan, kailangan na ng ating mga magsasaka ang cash, ang pera. Talagang sa 17 pesos, sa 18 pesos na ulit sila bumibili. Alam naman natin yung tantos na pag 17 pesos lang nabili ang palay ng magsasaka kilo, ay umaabot lang yan sa 133 pesos. Per day ang kita ng mga magsasaka. Napakalayo dun sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. Kaya nga tayo ay nananawagan na at least bilhin ng 20 pesos per kilo. At dahil sa umaabot na ng 2018-19 ang presyo ng palay, hindi na talaga namimili ang NFA dahil sabi nila mas mataas na yung pamimili ng traders. At anong epekto nito? Ang epekto ng hindi pamimili ng NFA ay wala nang mailalabas na murang presyo ng bigas sa palengke, no? Kaya tuloy pa rin ang ating panawagan na dapat massive ang pagbili ng NFA sa ating mga magsasaka. Bilhin na lahat ng naibebenta ng mga magsasaka at dapat sa mga barabarangay nang sa ganun hindi napupunta yung mga magsasaka sa mga NFA warehouses dahil nag-entail pa ito ng additional transportation cost, lalong-lalo na nitong panahon ng lockdown ay hindi na nakakapunta ang mga magsasaka natin sa mga bayan kung saan nila
kung saan nandun yung mga warehouses ng ating ng NFA. Ganun din panawagan ng Bantay Bigas at ng ating mga magsasaka, yung palakasin pa rin ang NFA. Sabi nga natin, kailangan para ma-regulate ang presyo ng palay sa bukid, kailangan at least 20% ng kabuang produksyon ng palay ng bansa ay mabili ng NFA. At nang sa ganun din ay matiyak nito na mayroon bigas na ilalabas sa palengke at may bebenta ng murang bigas. Sa ngayon nga, panawagan ng Bantay Bigas ay dapat ang NFA dahil sa krisis, kawalan ng trabaho, may lockdown, dapat ang NFA, ang presyo ng bigas ng NFA ay 25 pesos. Nang sa ganun, yung mga ating mga malawak na mamamayan na talagang walang kita ngayong panahon ng lockdown ay kahit papaano makabili ng bigas. Ganun din, no? Kahit nasa lockdown tayo, marami tayong nakakalap na datos na tuloy-tuloy yung pangangamkam ng lupa, tuloy-tuloy ang land use conversion. Mamaya sasabihin ng ating mga magsasaka mula sa Central Luzon, sa Isabela, sa Bicol, na hindi huminto yung pangangamkam ng lupa kahit may lockdown, no? Kaya panawagan natin na dapat magpatupad ng moratorium sa land use conversion at ipreserva yung mga lupaing agrikultural para sa production. Nang sa ganun ay makatulong dun sa kakapusan natin na sa pagkain. At ito yung pinaka motherhood na panawagan natin, yung pagbabasura dun sa RA 11203 o Rice Liberalization Law, na pagkatapos ng more than one year ng implementasyon nito, ay nakita natin yung malawak na epekto nito sa ating mga magsasaka at saka sa ating mga mamamayang at sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung ating mga maralitang consumers, no? Itong Rice Liberalization Law ay hindi rin naman nagre-resulta sa pagkakamit ng ating kasigurduhan sa pagkain. Nakita natin dun sa nakaraang taon na hindi rin bumaba ang presyo ng bigas. So, yung pangako nito na magiging competitive ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng 10 billion Rice Competitive Investment Fund ay hanggang ngayon nasa kalawakan pa kung nasaan yung 10 billion. Yung sinasabi na magmumura ang presyo ng bigas, wala na, no? Kaya marapat, may batayan tayo para sa panawagan na ibasura itong batas na ito. At siyempre, yung ating kapalit dun sa pagbabasura ng Rice Liberalization Law, edi yung ating RIDA, no, kung saan yung Rice Industry Development Act o House Bill 239, kung saan mayor na nilalaman nito ang pagpapaunlad sa bansa at lokal na industriya ng bigas, pagpapahusay at ng distribution at pagsasapamilihan, pagpapahusay ng mga accessibility at pagtiyak na abot kaya ng mga consumers ang bigas, pagkakamit ng sustainable at sapat at seguridad sa pagkain, pagtigil sa pag-asa sa importasyon ng bigas, at pagpapaligamit ng lupa bilang panganib sa pagkakamit ng kasiguruduhan natin sa pagkain, no? Siyempre, nandun yung proteksyon ng mga ating mga magsasaka sa lupang sinasaka nila. At kasabay nito ay yung pagsusulong ng pambansang industriya, no? So ito yung ating tuloy-tuloy na panawagan. Ito yung ating mga dapat maisabatas ito nang sa ganun ay para dun sa pagkakamit natin ng kasiguruduhan natin sa pagkain. At ganun din, siyempre, bumaklas tayo sa World Trade Organization. 25 years na tayo sa ilalim ng World Trade Organization. At ito na yung napala ng sektor ng agrikultura na talagang pinaasa, nagiging palaasa tayo sa importasyon sa bigas. At hindi nito nasagot yung pagkakamit ng pagkain ng ating bansa. Nanatili yung ating panawagan sa malawak na bilang ng mamamayan na sana magkaisa tayo para dun sa panawagan ng ating mga magsasaka. Maging bahagi sila dun sa kampanya ng mga magsasaka para sa pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa, pagsasatas ng GARB o Genuine Agrarian Reform Bill, at siyempre yung tuloy-tuloy natin panawagan na Rice for Rice, Junk Rice Liberalization Law, at itigil ang militarisasyon sa kanayunan. Yun lang po at maraming salamat.
Okay, maraming salamat Cathy Estavillo ng Bantay Bigas at Amihan. Sabi ni Attorney Neri Colmenares kanina sa programang Alpas COVID ng Department of Agriculture, nag-target ng 600 plus thousand na mga magsasaka na sabi ay maging benepisyaryo ng programa na yan na dapat mabigyan ng average of 12,000 per magsasaka. Pero sa actual so far, ang ma-recall ko, Attorney Neri, 52,000 pa lang, no? Ang nakatanggap. So dapat i-check natin 'yan at subaybayan kung talaga bang napunta sa mga magsasaka ang nakabudget na pera. Sa batbat naman ni Cathy ay ang mga demands ng mga magsasaka, dapat ang NFA ay palakasin para siya ang maniguro na mabili ng gobyerno ang produktong palay ng mga magsasaka, hindi iasa sa mga cartel, no, or sa mga pribadong monopoly rice cartel, dahil kung sila, syempre sila ang magtatakda ng presyo at the mercy palagi ang mga magsasaka, pati ang tayo na mga konsumidor ng bigas. Maliban doon, yung panahon ng COVID, nagpatuloy pa rin ang land conversion, pangangamkam ng lupa, na ang sabi ng mga magsasaka, dapat itigil ito, lalo na sa panahon ng krisis ngayon. Pangatlo, dapat ibasura ang rice tarification law, or itong naging dahilan sa sobrang pagbarat ng presyo ng bili ng palay, no, na naging ang mga monopoly traders, rice cartel ang bumili imbis na ang gobyerno, ang papel ng National Food Authority. At naisabi, naikwento din ang kahalagahan o initial na naibatbat ni Attorney Neri at ni Cathy yung kahalagahan ng genuine agrarian reform una at napaka-importante bago pa tayo makapaniguro na magkaroon ng food security ang ating mga magsasaka at tayong mga konsumidor. Para dyan at sa iba pang mga nabatbat kanina, tawagin natin ang ating mga reactors na mga magsasaka para ibahagi sa atin kung ano ang kanilang masasabi nito, at maibahagi din sa atin ang konkretong kalagayan na dinanas nila ngayon, lalo na sa panahon ng COVID. Una nating tawagin, so merong mga tatlong magsasaka na magre-react. Una nating tawagin ang magsasaka na miyembro ng Alyansa ng mga Magsasaka sa Gitnang Luzon, or EMGL, no? Pwede ipakilala ang sarili, sino ba sa EMGL ang maging magbahagi na ngayon? Si Arnie? Ako na siguro. Okay, si Arnie. Nakit ka last. Ah, okay. Sige. Sige po. Sa katunayan, bago pa man magkaroon ng COVID o pagkakaroon ng ECQ at lockdown, ay kampanya na natin yung price liberalization law. Mula nung ito ay isinabatas. Sa aming pag-ikot, sa paglulunsad ng mga forum at pagkausap sa mga LGUs, matagal na nilang sinasabi na mayroon silang ipapamahagi na financial assistance sa mga magsasaka na halagang 5,000 pesos. Kanya nga lamang, yung mga magsasakang sinasabi nilang may isang hektarya, pababa lamang ang binubungkal, yun ang magbebenepisyo sa sinasabing 5,000 financial assistance. Subalit ganun pa man, kahit ipinagmamalaki ng gobyernong ito, partikular sa mga LGU, yung mga municipal agricultural officers, sila yung nakakausap namin sa panahon na yun, dahil nakikipagalyado kami sa kanila upang mailathala sa buong mamamayan, lalo na sa mga magsasaka, ano nga ba itong rice liberalization law na ito? O di yun yung pinagmamayabang nila. Actually, mayroon na po kaming ipinapatupad. Mayroon na kaming pamamahagi ng assistance sa mga magsasaka, sabi nila. Pero pagka umikot ka sa kanilang mga saklaw na bayan at saka sa mga komunidad, kung may alimbawa ang isang bayan, mayroon siyang 30 barangay, kung minsan isa o dalawang barangay sa panahon na yon,
ang maririnig mo o masasabing nakatanggap na, ngunit mayroon pang mga idwaan ng mga magsasaka dahil nga bakit ito lang ang nakatanggap, kami hindi. Ganon. Ganon yung itsura bago pa man na magkaroon ng lockdown. At lalong tumindi ito at nakapagdududa nang sabihin na nito sa ilalim ng SAP, yung Social Amelioration Plan, na dapat sana mabigyan ang mga ang sinasabi sa ilalim ng bayanihan, 18 million low-income families, o di tingnan, kapag tinignan mo sa magsasaka, kalakhan ng mga magsasaka kabilang sila dyan. Ngunit bandang uli, ang sinasabi ng gobyerno, yung mga magsasaka na nakatatanggap doon sa sinasabi nilang financial assistance na 5,000, hindi na makakatanggap sa SAP na ito. How come, sabi ko nga, kung ang magsasaka ay manggagawang bukid lamang at walang sariling lupa, paano siya mabibigyan ng financial assistance? At higit sa lahat, yung mga magsasakang sabihin na natin, higit sa isang hektarya, isang kalahating hektarya o dalawang hektarya na, tapos yung pamilya niya, nagkakabilang na anim at nagpapaaral, talagang hindi pa rin sapat yung kinikita ng magsasaka, ngunit hindi na sila kabilang sa magbebenepisyo nito. Ngayon, kamakailan lamang, ipinopropaganda na naman nitong sigo, si Senator Go, yung balik ka probinsya na sinasabi. Ang nakikita namin, habang yung binabanggit ni Canary kanina na hindi ipapatupad o hindi magkakaroon ng isang tunay na reforma sa lupa at hindi pagkakaroon ng industriya, ang ipinangangalandakan na naman ng gobyerno para magkatrabaho yung mga babalik sa probinsya ay sa pamamagitan ng build na naman ito. Ngunit sa panahon lang ng construction yan, marami ang mawawalan ng lupa sa magsasaka dahil sa patuloy na pagpasok daw ng mga development at kahakibat nito yung malaganap na land use conversion sa mga lupang agricultural sa rehiyon. Halimbawa, particular dito sa gitnang Luzon, malapit na sa Kamaynilan, talagang lumalaganap ang iba't ibang mga tipo ng mga development programs, so-called megalopolis, kung ano-ano mga polis na inuuso ngayon dito sa gitnang Luzon. Halimbawa dito sa Pampanga, yung megalopolis, yung sa Bulacan naman, yung aeropolis. Kung sa Tarlac naman, ito yung tinatawag naman nilang New Clark City. At marami pang iba na tinatawag na development. Kung sa Bataan naman, yung Bataan Development Authority, na kung saan magbibigay daw ng maraming trabaho. Ngunit ang kakibat nito ay todo-todong pagpapalit gamit, lalo na sa mismong balangkas na binuo ng mga gobyerno, maging lokal na gobyerno, yung tinatawag nilang Comprehensive Land Use Plan, napakaliit na lamang, kakunti na lamang yung tinutukoy nilang pananatiling agricultural land. Ang mas malaki dito, yung industrial land, tapos commercial land, at saka yung mga aqua use na lupain, ecotourism, ganon. Kaya magiging kawawa ang mamamayan, lalo na kung hindi talaga palalakasin ang ating agrikultura. Kakibat na tugon ito para sa tunay na reforma sa lupa at yung pagkakaroon ng industrialisasyon na nakatuon sa agrikultura. Yun yung inaasahan natin sa gobyerno nito. Kaya't dagdag pa rito, talagang may pagsusuri kami at pag-aaral na talagang marami ang mga nawawalang pera sa sinasabi ng gobyerno na kapag ka marinig mo, hindi niya pababayaan yung kanyang mamamayan, titiyakin nilang susuportahan yung mamamayan habang sa panahon ng COVID. Ngunit ang kakibat nito ay yung militarisasyon sa iba't ibang bahagi at ang matinding pandarahas na ginagawa nila sa panahon nitong COVID. Napakahirap gumalaw ng mga mamamayan, lalong-lalo na ng mga magsasaka, hanggang sa kasalukuyan na ipinapatupad itong enhanced community quarantine na o lockdown na ipinatupad dito sa gitnang Luzon.
So yun po, hanggang doon lamang muna siguro. Partikula, dagdag na lang pala yung mga katutubo natin, no? Yung mga katutubong minorya natin, talagang nandun sila sa kabundukan tapos hindi masyadong inaabot nitong sinasabing suporta o subsidy ng gobyerno natin. Kawawa rin sila, maging yung mga mangingisda natin. Walang malaking pinagkaiba yung kalagayan ng mga magsasaka't mangingisda at katutubo dito sa rehiyon. Kung ano ang dinaranas ng magsasaka, halos ganun din ang dinaranas ng ating mga katutubo at mangingisda dito sa rehiyon. Yun lang muna po siguro. Okay, maraming salamat, Del. Ikaw ba mismo may natanggap ka ng ayuda na bilang isang magsasaka? Ay, wala po. Nung binalidate ako, hindi raw ako karapat dapat. Oh, so yan na nga, no? Isa sa mga example. So sa sino kayang mga magsasaka ang nakatanggap, no, sa sinabing ayuda na binatbat ni Attorney Neri kanina, or kahit yung 5,000 man lang, no, na ayuda para sa mga magsasaka. Pakinggan naman natin, salamat Del, pakinggan din natin ang reaksyon ng isang magsasaka galing sa Camarines Sur. Okay. Sino bang magsasalita na magsasaka galing sa Camarines Sur? Ako po si Maritel Silio ng Amihan Amihan Bicol. Dito po, dito okay. Sa amin sa Bicol, bago pa dumating ang lockdown, talagang hinagupit ng rice liberalization yung mga magsasaka kasi sobrang napakamura ng presyo ng palay. Sa panahon ng lockdown, mas lalong naghirap yung mga magsasaka. Una, walang trabaho, lalo na yung mga kababaihang mga magsasakawa ng trabaho. Wala din mapaguna ng kabuhayan, kaya yung ibang mga magsasaka sa iba't ibang probinsya dito sa Bicol. May sinasabi nga, may na-interview kami na imbis na sa umaga sila magkakape, ang ginagawa na lang nila, minum na lang sila ng mainit na tubig. Ayun. Sa ngayon, dito po, dito sa Bicol, ang pinakang problema ng mga magsasaka dito, nandito pa rin yung malawakang land use conversion. Land use conversion na kung saan ginagawang mga subdivision o yung mga malalaking mga malls, yung mga palayan. Kaya talagang iyon ang pinakang problema ng mga magsasaka dito sa buong Kabikulan. Sa amin naman, dito sa Camarines Sur, walang ayudang natatanggap ang mga magsasaka. At kung meron man ang ibang mga magsasakang natanggap, kasi sinasabi ng DA na hindi pa raw, nagtanong kami sa DA kung bakit wala pang natatanggap na ayuda yung mga magsasaka. Ang sinasabi ng DA, wala pa daw ibinababang listahan ang mga barangay kung sino daw ang mga miyembro ng Corpis. Kasi pag isang magsasaka ka tapos membro ka ng Corpis, wala kang ayudang matatanggap. Yun ang pinakang ano namin dito, problema. Yun na nga, no? Parang wala lang emergency, maghanapan pa ng listahan kung sino ang makatanggap sa hindi naman kasalanan ng mga magsasaka na wala silang klarong listahan kung sinong may four piece or wala, di ba? Marites? Yun na nga, tata. Ang problema, ang barangay daw kailangan magpadala ng listahan sa DA para daw malaman nila kung sino ang mga miyembro ng Corpis. Kaya talagang nasaan yung napakalaking pondo na ibinaba ng gobyernong Duterte para sa mga magsasaka? Nasaan ang ayuda mismo ng gobyerno sa mga magsasaka na kung saan
kailangan talagang palakasin natin ang agrikultura dito sa ating bansa. Kasi sa panahon ngayon, mas lalo, kung hindi nila tutulungan yung mga magsasaka, kung hindi tutulungan mismo ng gobyerno ni Duterte ang mga magsasaka, mas lalong maghihirap ang sambayan ng Pilipino. Ang panawagan namin na itigil ang land use conversion. Si Villar mismo ang meron napakalaking mga subdivision dito, particular sa Camarinesor, halos kung saan, kumbaga sinasabi nga ng iba naming mga magsasaka, na kung noong panahon daw, wala pa si Villar, wala pa siya sa Kongreso, palayong asinado, palayong tumutubo doon sa palayan, ngayon daw ay mga bahay na. Ayun. Okay. Meron ka pang idagdag, Marites? Sa huli na lang siguro, namin na siguro sa ngayon, panahon ng COVID, talagang napatunayan ng mga magsasaka na kailangan talagang magtanim ang mga magsasaka, kasi sa ngayon, sa mga kababaihan, meron mga magsasaka na nagkakaroon ng komunal na pagtatanim na kung saan yun ang kinukunan nila ng kabuhayan sa panahon ng lockdown. Kaya talagang napaka-importante ng lupa sa mga magsasaka. Okay. Sige. Okay. May dadagdag ka pa? Marites? Ang sabi ni Marites, no, hanggang ngayon silang mga magsasaka doon sa Bicol wala pang natanggap na ayuda dahil hinahanap pa kung nakalista ba sila sa four piece or hindi, no? At maliban doon, yung malaking problema nilang kinakaharap yung pangangangkam ng lupa at pagkukumberte nito, no? Mga land conversion. So paano nga itong kampanya or programang Alpas COVID na plant kung wala nang lupang matamnan ang mga magsasaka, no? So ayan yung napakinggan natin kay Marites Celio ng Amihan, Camarines Sur. Ngayon, pakinggan din natin ang reaksyon ng isang magsasaka na miyembro ng Masipag, no? Hello. Pwede ipakilala ang sarili? Hello, tata. Hello, si sino to? Si si Chris Paner ito ng Masipag. Okay, Chris. Opo. Magandang hapon po, Kapaeng at ex-congressman Neri Colmenares. Magandang hapon sa inyo, tata. Okay. Ang Masipag po ang magbabahagi ng tanlasan ng mga magsasaka sa panahon po ng COVID. Dahil po ang dahil sa kanayunan, lalo na po sa mga sakahan, ay pwede naman talagang ipatupad ang physical distancing at ang wala namang sa mga lugar, lalo na po sa lugar na walang masyadong kaso ng COVID. Tuloy-tuloy po ang ginagawa ng mga Masipag farmers na magkaroon ng bayanihan kasama ang mga kabataan. No? Ang Masipag po kasi meron din kaming youth program kung saan gusto naming i-address yung problema ng aging farmer. Kasi sa Pilipinas, at sa buong mundo, ang trend po ay pagtanda ng mga magsasaka, kaya kailangan ihanda natin yung mga kabataan para sila po yung susunod na generation ng mga farmer. Isa pong nagawa rin po ng mga Masipag farmers, kasama po ang mga mangisda, naganap po ito sa Capiz, nagkaroon din po ng barter o palitan ng mga produkto. Yung mga magsasaka, yung produkto nilang gulay, produkto nilang palay ay pinapalit po nila ng mga tuyo, ng mga produkto naman po ng mga mangingisda. Ito po ay hindi kailangan ng cash at kung saan nakakapagbigay po ng ayuda o tulong ang mga magsasaka sa kapwa nila, mga batayang sektor sa ating kanayunan. Ang sunod naman po na ito naman po yung sunod na slide, no, nagawa naman po ng ang DSWD
matagumpay na nakapagsagawa ang food relief operation at feeding program sa poblasyon Kawayan Negros Occidental, no, nakapagbahagi ng bigas, munggo at kalabasa sa 40 na pamilya sa nasabing fishing community. Ang mga produkto ng apat na masipag na samahan, no, tuspa, amlig, manggad, dapat sa Kawayan Negros Occidental ang binili po ng DSWD at ginawang food relief na binahagi sa 40 pamilya sa poblasyon Kawayan Negros Occidental. Ang maganda po ito, magandang halimbawa at isang matatawag natin na best practice, kasi imbis na mga noodles at mga sardinas ang ipapakain sa mga benepisyaryo ng relief program ay mga sustansya at pagkaing organiko. Nagagawa ito ng mga masipag farmers dahil po meron silang mga surplus na pagkain, dahil unang-una meron silang control sa lupa nilang sinasaka, meron po silang mga binhi at nakakapagsulong ng agroecology o organic farming. Next slide. Sa sunod na slide naman, ito po ay mga magsasaka rin po ito. Si Kuya Teddy ng Infanta Quezon at si Kuya Larry ng Tagabataan po siya. Mga farmers po sila na nagpa-practice ng diversified integrated farming system, kung saan yung sobrang produkto po nila ay naibebenta nila sa murang halaga. In fact, ito pong si Kuya Larry, yung may hawak po ng fan sign ng kasiguruhan sa pagkain para sa lahat. Lahat po ng nakalatag doon sa larawan, sa nakalatag sa lamesa, ay produkto po ng kanyang sakahan. At ito po ay naibenta niya po na sa murang halaga. At sabi po ng staff namin, mas mababa pa doon sa prevailing commercial price ng mga gulay at isda doon sa pamilihan. Ginawa po niya ito bilang, ginagawa po nila ito bilang pagtulong sa mga mamamayan sa panahon ng lockdown. At nakapagbigay po ng sariwa at ligtas na pagkain ang mga magsasaka ng masipag sa mga nangangailangan sa panahon po ng pandemya. Ang sunod na po na slide naman, ay makikita po natin ang dalawang staff po ito ng masipag na nagbibigay po ng pagsasanay sa urban gardening. Isa pong virtual o online at isa naman pong actual, no? Sa Negros po, sa Panay po, habang namamahagi ng libreng binhi yung mga magsasaka ng masipag, ay nagbigay naman po rin sila ng urban gardening training. At sa isang online na vlog naman ni Joel Abrao, staff din po ng masipag na nakabase sa General na Carquezon, sa Infanta, nagbibigay po kami ng training sa urban gardening bilang pagtulong din po sa panahon ng lockdown. At ito rin po ay tulong ng masipag dahil po sa nakaambang taggutom na maaring maganap sa panahon po ng pagkatapos ng pandemya, dahil po tayo ay nasa isang yugto ng global recession sa buong mundo, na indikasyon po na ang neoliberal policies na nagaganap sa mga kapitalistang bansa ay hindi na po talaga po pwede. Sa pamamagitan ng po ng COVID-19, na expose yung kahinaan ng sistema sa pagkain at sistema sa ekonomiya ng mga liberal policies na ginagawa ng maraming pamahalaan sa buong mundo. Kaya papasok po tayo, sabi po ng UN World Program, Development Program ng UN, sinabi niya na posibleng magkaroon ng mega famine pagkatapos po nitong global pandemic na nagaganap. Pagkatapos ng pandemya, kagutuman naman po ang haharapin ng maraming mamamayan sa buong mundo. Kaya napakahalaga po na
at masigit na tatamaan po yung mga urban areas. Kaya sa ngayon pa lang, papalaganapin din ng masipag ang urban gardening na bilang pang-suporta po sa mga pagkain na pwedeng malikha ng mga urban poor. Dahil ang mga urban poor ay mga isa o dalawang generation po, dati po silang mga magsasaka, one or two generations sa nakaraan. At kaya po may kaalaman din sila sa pagsasaka, kailangan lang po talagang maturuan sila muli. Sa susunod naman po na slide, bakit ba nagagawa ng masipag farmers yung pagbahagi ng kanilang sobrang produkto bukod sa nasisiguro nila yung kanilang pagkain at nakakapagbenta sa murang halaga ng kanilang mga agricultural product, nagagawa po nila ito unang-una dahil po sa mga rice farmers po natin ay sila po ay organiko ang kanilang pamamaraan ng pagsasaka at dahil dito nakakatipid po sila at ang kanilang sobrang kita ay dinadala naman nila sa pagpapaunlad ng kanilang mga sakahan at dinadala nila sa tinatawag po namin na programa din ng masipag na diversified and integrated farming system kung saan na ang mga magsasaka ng masipag ay nakakapagtanim po ng binhi ng palay na galing din po sa anin nila. At mga binhi po ito na pinaunlad din ng mga magkasaka na angkop po sa pagbabago ng klima. Ang mga binhi po ito, binhi sa palay, ay susi para sa pagpihit ng mga magsasaka mula sa konvensyonal na pagsasaka patungo organic pagsasaka. At ang organic rice farming din po ay tuntungan para sa isang susunod na slide ay ang makikita po natin ang diversified integrated farming system. Makikita natin na sa pamamagitan po ng organikong pagsasaka, pamamagitan ng agroekolohiya, ang mga magsasaka po natin ay pwede silang mag-produce ng sobrang pagkain na ligtas at kayang pakainin po yung lumalaking populasyon ng Pilipinas at ng mundo. Napatunayan po ng mga masipag farmers na kung ipapatupad lamang ang tunay na reformang agraryo at magkakaroon ng massive na suporta sa agroecology, kayang-kaya natin pong pakainin ang lumalagong populasyon na hindi kailangan sirain ang kalikasan. At makakaangkop tayo sa pagbabago ng klima. At hindi lang po makakaangkop ang mga magsasaka, kundi po mababawasan ang mga greenhouse gases na siyang dahilan po ng pagbabago ng klima. Kaya po ang bawat organic farmer ay nakakatulong siya, hindi lamang po sa pagtataguyod ng kasiguraduhan sa pagkain ng pamilya at ng komunidad, kundi nakakatulong po sa pag-ampas ng mga greenhouse gases na nagiging dahilan ng pagbabago po ng klima. At napatunayan din po natin na itong COVID, itong virus po ng COVID-19, ay meron po siyang zoonotic na pinanggalingan. Ibig sabihin po, ang COVID-19 pandemic ay indikasyon po siya ng pagkasira ng kalikasan. Kaya po ang at kawalahan ng biodiversity na siyang dulot po ng konvensyonal na pagsasaka. Kaya po kung ang mundo, ang new normal ay gagawin natin na agroecology, new normal sa pagsasaka, ang gagawin natin ay agroecolohiya, maiiwasan po natin ang pagkakaroon ng susunod na pandemic sa mundo. Dahil sinasabi po ng maraming mga experts, ang dahilan ng pagkakaroon ng pandemic ay ang pagkasira ng wildlife. At dahil dito, nasisira yung ating kagubatan, kaya mas dumadalas ang interaksyon ng wildlife at ng mga tao. Kaya po ang masipag, naniniwala po dun sa mga sinasabi natin na magkaroon ng tunay na reformang agraryo, isulong ang agroekolohiya para una, makaangkop ang mga tao sa pagbabago ng klima,
siguraduhin po yung kasiguraduhan ng pagkain, hindi lang po sa usapin ng kantidad o dami, kundi sa kalidad po ng pagkain na kinakain ng mga mamayan. Para at makakatulong din po tayo doon sa pag-iwas ng susunod na pandemya. Lamang po at maraming salamat. Okay, maraming salamat, Chris Panerio, ang national coordinator ng Masipag, no? Ang Masipag ay isang nationwide na organization or non-government organization na mga magsasaka na nagsusulong ng organikong pagsasaka, no? At sila ay marami nang napalago na mga traditional rice varieties na dito sa ating bansa at napalaganap na ito at kinakampanya na sa hanay sa ng mga magsasaka. Sila din po ay nananawagan na ang pundasyon sa agroecology or sustainable agriculture ay dapat magkaroon ng tunay na reforma sa lupa, no, para lalago ang pagtatanim at mapasa mga magsasaka ang lupa at imbis na ito ay makamkam ng at ma-convert sa ibang mga kagamitan. Maraming salamat, Chris. At ngayon ay ating tatawagin ang ating panghuling speaker para i-present sa atin ang ano ba dapat ang new normal, no, sa domestic rice production at para sa pagpapaniguro ng food security ng ating bansa. So ang ating pong tawagin ay si Kapaing Mariano, ang Chairperson Emeritus ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Kapaing? Isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat. Ata. Good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Una sa lahat, siyempre, sa balangkas ng pagtataguyod at pagsasakatuparan ng tunay na reforma sa lupa na ang sentral na layunin at ang batayang prinsipyo ay libreng pamahagi ng lupa para sa ating mga magkasaka. At siyempre, nang nakabatay din sa ating mahalagang prinsipyo ng pag-asa sa sarili o self-reliance at katarungang panlipunan, at sa pagtataguyod sa soberanyo sa pagkain o food sovereignty. Meron akong parang pagsusumada na rin sa mga naibahagi ng mga unang naging mga resource persons natin, mga tagapagsalita, tagapagbahagi. Meron akong mga ilang mahalagang punto. Parang 12 mahalagang punto ito. Pero siyempre, ang unang-una na ay yung binibigyan din natin yung kahalagahan at pangangailangan ng pagpapatupad ng tunay na reformang agraryo. Programa para sa tunay na reformang agraryo. Para mapalaya yung ating maaring magsasaka sa iba't ibang anyo ng pagsasamantala na tinatawag nating pyudal at malapyudal na pagsasamantala. Siyempre mahalaga itong tunay na reforma sa lupa at programa sa pambansa sa industrialisasyon at siyempre ang pagkakaroon natin ng independent and self-reliant national economy na talagang epektibong kontrolado ng mga mamamayang Pilipino sa pagkamit ng sariling kasapatan at matatag na seguridad sa pagkain para sa bawat mamamayang Pilipino. Siyempre ang tunay na reforma sa lupa ay nangangailangan na pasagin yung monopolo sa lupa ng iilan at siyempre yung ating tinatawag na ano bang mahalagang hakbangin natin makaraan itong lockdown. Siyempre lalo nating palakasin, pasiglahin kung meron tayong i-enhance, pag-iibayuhin, no? Ay yung produksyon ng pagkain. Lalo na yung produksyon ng food crops. Siyempre, kasama na dyan yung mga lugar ng bungkalan, land cultivation areas. At kung sa mga lupang tinataniman naman ng tubo, siyempre, kampanyang masa pa rin
igiit sa mga Panginoong may lupa yung pagpagtanim ng pananim na pagkain o food crops, no? May mga karanasan na diyan ng mga ilang sa mga ilang lugar na malakas ang samahang magkasaka. Sa mga lupaing pinataniman ng tubo, siyempre sa ilalim at pagitan ng mga niyog, ay ng niyog rather, sa coconut industry natin ay yung pagkakampanyang masa rin, pagigiit na makapagtanim ng mga pananim na pagkain. Yan man ay sa mga lugar na basakan tinatawag, tanim ng palay, magtanim ng puting mais, white corn, ng kamuting baging, sweet potato, ng kamuting kahoy, saging, lalo na saging na saba at iba pa. Sa mga plantasyon, malalawak na plantasyon, siyempre pa kampanyang masa rin at pagigiit na yung mga bahagi ng mga plantasyon pwedeng ibalik sa produksyon ng white corn production o puting mais, palay at iba root crops at iba pa ay mataniman. So ito'y naglalayon doon sa pagpapalawak natin na mapalawak, kailangang ipalawakin natin yung mga lupang agrikultural na nakalaan sa pagtatanim ng mga produksyon ng food crops, pananim na pagkain sa ating bansa. At siyempre, yung expansion, siyempre, ang kakontra niyan at dapat lang mapigilan, itigil, ipris, yung land use conversion, land use reclassification, land use conversion, kasama na yung crop conversion. No? Para maipreserba natin yung mga lupaing agrikultural na produktibo, primera klase, lalong-lalo na yung mga nakalaan sa produksyon ng pagkain sa ating bansa. Food security, siyempre, yan ang mas matimbang, hindi real estate development. No? Siyempre pa, yung susunod natin ay yung palakasin talaga yung sektor ng agrikultura. No? Strengthen Philippine agriculture. I-priority sa yung industriya ng agrikultura sa pambansang budget. No? Mahalaga yan. Hindi katulad ngayon sa fiscal year 2020 budget, ang nakalaan lang, pag pinagsama-sama mo yung regular budget ng Department of Agriculture ng mga 62 billion pesos, pati na yung mga idagdag mo pa yung mga budget ng mga DOCC na sa ilalim ng DA, Government-Owned Control Corporation, bureaus, at isama mo na yung budget ng National Irrigation Administration, pati na yung hinihinging 31 billion supplemental budget para sa DA, sa Department of Agriculture, nakasama dyan sa pondo na ibinigay ng Kongreso sa Bayanihan to Heal as One Act o Republic Act 11469, lahat-lahat parang mga 140 billion pesos. Ang 140 billion pesos ay mga 3.4% lang yan. 3.4% lang yan ng 4.1 billion pesos na kabuang pampansang budget sa taong 2020. At mga 7.8% lang yan, yung 140 billion, noong gross value of agricultural production natin na naitala noong taong 2018, mga 1.8 trillion pesos. So ganyan kaliit, ganyan minemenos ang sektor na agrikultura sa pagbabahabahagi ng pambansang budget. Anong ibig nating sabihin? Kung ang sa 2020 budget ay merong nakalaang 451 billion pesos pambayad lamang ng interest ng pagkakautang, no? Pwede nating sabihin wala pa ngang 20%, no? Noong yung 140 billion na yon. Kaya isa yan sa nagpapatotoo lang na hindi priority sa ilalim ng gobyernong Duterte ang agrikultura pag pinag-usapan natin sa paglalaan ng budget, no, na kinakailangan. Ano pa? Siyempre, mapataas yung produktibidad ng lupa. At dito, may mga
pagpapalawig na rin ibinahagi sa atin yung ating mga tagapagsalita mula sa iba't ibang probinsya at rehiyon, na rin ni Chris, masipag. Itong pagpapataas ng produktibidad ng lupa sa pamagitan ng, siyempre, peasant-led, agroecology-based, sustainable food production systems and practices. So, marami tayong mga ano niyan, konkretong halimbawa, no? Hindi na natin kakayaning pag-isa-isahin pa yan. No? Ngayon din, itaas talaga, increase, panawagan natin yung increase sa farm gate prices ng agricultural produce. Siyempre, una-una na bilang staple food, yung palay, yung mais na puti, siyempre. Siyempre, nabanggit na pa rin yung pagtaas ng presyo ng copra, siyempre. Iba pang produkto na ating mga magsasaka para mapataas yung netong kita ng ating mga magsasaka. Ngayon, sinasabi na yung Agriculture Secretary William Dar na bumabalik na raw sa normal o nag-normalisa na raw dahil nasa sa transition period daw tayo ngayon, lalo na sa rice sector, mula sa quantitative restriction regime tungo sa liberalization o tariffication. Parang gusto niyang sabihin dito na may abut yung paggalaw ng presyo ng palay sa farm gate. Caps, medyo... Okay. Hindi nga naramdaman ang National Food Authority sa bukid. Ay, paano mo ma-attribute yan, no? Normalisado siguro ang palay procurement operasyon ng tatanim ng palay. Bigas sa lokal na pin. At presyo ng palay sa farm gate niya, may naging pagtaas sa demand. Bakit? Siyempre, hindi ibig sabihin namili ng substantial na volume ang NFA at dinala sa lokal na pamilihan. Kung hindi, siyempre, yung mga relief operations ng mga local government units lalo na dyan sa national capital region. So, ang programa daw ng DA ngayon, di ba, yung ahon lahat, pagkaing sapato, alpas contra COVID. Yung kanilang agri-fortis. Kung ang programa, hindi ba ang programa plant. Bakit ang programa import. Nabanggit na ni kasamang Cathy kanina yung bukod doon sa 729,000 metric tons na pumasok ng Abril na imported rice, may plano pang mag-angkat ng another 300,000 metric tons. Ang 300,000 metric tons, kung sabihin natin na $500 per metric ton, wala pa dyan ang 35% tariff. Abe, nagkakahalaga na yon ng $150 million. Ang $150 million sa conversion rate na 50 pesos sa kada isang dolyar, 7.5 billion pesos yan. Then, ang panawagan natin, palay production subsidy na 15,000 para sa ating mga magkasaka, kada magkasaka. Yung 7.5 billion na yon, kung idadagdag doon sa 7.5 billion na rice resiliency project sa kanilang ahon lahat, pagkain sapat, agri-for-peace program, 7.5 plus 7.5, so 15 billion divided by 15,000, 1 million sanang mga magkasaka ang makakatanggap ng palay production subsidy. No? Pero kung nakalaan dyan sa importasyon, yun na nga, import program pa rin. So, normal, kumbaga. No? Yan yung new normal sa gobyerno, sa GR, sa gobyernong Duterte after nitong COVID-19 o itong lockdown. No? Itong lockdown. Ano pa? Para tayo magkaroon ng panahon sa ating palayang talakayan. Siyempre,
At nangyayari yan, yung bagsak na presyo ng mga produkto na ating mga maghasaka dahil nasa patuloy at mas masugid na pagpapatupad ng mga neoliberal economic policies, di ba? At tama lamang, ulit-ulitin nating ipanawagan yung pagbasura sa mga neoliberal economic policies na yan, privatization, liberalization, deregulation, at yung pagbaklas ng Pilipinas sa World Trade Organization. Kailangan natin magkaroon ng talagang independent and self-reliant food and agriculture policies sa ating bansa. At na nakabalangkas dun sa sabi natin kanina, kailangan natin ang independent self-reliant national economy. Hindi magkakaroon ng kahulugan ang ating pagtataguyod sa food sovereignty o hindi natin ipananawagan ang mga ipaglalaban yung ating mga panawagan kaugnay ng mga nabanggit. Siyempre, yung higher wages at better working conditions para sa mga ating agricultural workers, ano? And then provide necessary cash assistance, social and economic subsidies during calamities and emergencies. Ibig sabihin, yung mga nakalaang mga social amelioration program na yan, subsidies, yung financial subsidies para sa mga rice farmers, ay kailangan nating hindi lang i-demand na pabilisin ang paghahatid niyan o delivery. Ang pagkakaalam ko, as of April 28, 2020, dun sa 6th report ni President Duterte, nakaraang Monday, ang tanda ko, doon sa 591,000 mahigit, 246 na mga targeted na beneficiary, mga 266,284 pa lang na mga magkasaka ang nakatanggap. So mga 45%. So ang binigay na cash allotted sa cash allotment na bahagi ng Department of Agriculture na ay 8.5 billion pesos para sa... So ibig sabihin, meron pang 5.5 billion pesos. Nasaan yung 5.5 billion pesos? Ibig natin sabihin, ano yan? Talagang pigain ng gobyerno dyan at kailangan nating engage ang gobyerno dyan, ang DA dyan, Department of Agriculture, para talaga mahatid ng mabilis yung pondong cash assistance na yan bilang bahagi ng financial assistance to rice farmers, no? And then palakasin yung diwa ng agricultural cooperation, farmer to farmer exchange and solidarity relations. Mahalaga ito na kahit sa lokal farmer to farmer exchange program visits, mahalaga yan. Siyempre pa yung talagang mapalakas at yung diwa ng pagtutulungan, no? At siyempre yung pagsasabatas ng genuine agrarian reform bill na tinatawag din nating pre-land distribution bill at yung ating panukalang rice industry development act para talaga ito yung naglalaman ng komprehensibong subsidyo sa produksyon sa palay, sa bigas sa ating bansa para talaga makamit natin yung sariling kasapatan at matatag na sigurado sa pagkain ng bawat mamamayang Pilipino. At panghuli ay pagtataguyod at pagtatanggol ng mga demokratikong karapatan at mga kalayaang pundamental ng masang magsasaka at iba pang working people, toiling masses sa kanayunan. Kaya nananatili yung ating panawagan at nangaring kamtin ang sariling kasapatan at matatag na seguridad sa pagkain at itaguyod ang soberanya sa pagkain. Bilang pagwawakas, sabi natin, ang malusog na butong binhi, pag inahasik natin yan sa matabang lupa, ay magbubunga yan ng aning masagana para sa ating lahat at para sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat at muli magandang hapon. Okay, maraming salamat Kapaing sa iyong
apat, no? Apat ba yun? O lima na mga magiging dapat, no? Sa new normal. Ngayon, maraming mga katanungan na ibinahagi ng ating mga attendees at iba pa na nanonood at nakikinig sa atin. So, unahin natin ang tanong galing kay Jewel Kapulong, no? Ano po ang update sa CARP? Ang sabi kasi sa ilang news, 600,000 na hectares ang hindi na ipamahagi. 600,000 hectares na lang ang hindi na ipamahagi. Although alam naman natin na bugos ito dahil kluwa lang ang ipinamigay. So siguro si Kapaing ang sasagot nito, no? Kapaing, ano ba ang ito yung unang tanong? Pwede bang masagot mo to? Maraming salamat sa tanong. Kung tutusin, masasabi natin higit pa sa nabanggit na 600,000 hectares ang dapat na masaklaw at maipamahagi. At sa layunin at nilalaman ng ating panukalang Ginoo Nagrara-Reform Bill, talagang kahit yung mga lupaing naiiwas, na itakas, na exempt, na exclude sa land acquisition and distribution sa ilalim ng mga umiiral na mga batas sa reforma sa lupa, sa ilalim ng GRP, Government of the Republic of the Philippines, at isa na nga dyan yung CARP, kahit na meron niyang exemption orders, exclusion orders, pero nananatiling ang gamit ay agricultural, saklaw siya at sasaklawin siya ng programa para sa tunay na reforma sa lupa. Yung mga lupaing agricultural lands na kahit merong ordinansa na nagre-reclassifica, pero yung gamit ay nananatiling agricultural at hindi naman na-develop kung saan ay inisyo yung reclassification ordinance, ay sasaklawin din siya sa coverage ng GARB. So ibig sabihin, hindi lang yung mga nananatiling unacquired and distributed na mga private agricultural lands. Kasi doon sa kahit yung data ninyo ng DAR, no, ako'y nandun pa sa Department of Agrara Reform, 92% ay private agricultural lands, mga 8% lang ang public agricultural lands. Pero dahil sa mga narinig kong mga statements ng DAR sa ngayon sa ilalim ng bagong pamunuan at ng gobyernong Duterte, mas ang focus ngayon ay yung paano ipamamahagi yung mga lupaing publiko, no? Lupaing publiko. At kahit nga sana yung mga lupaing meron ng naisuhan na ng notices of coverage, pwede na sanang tuloy-tuloy na i-acquire yon at ipamahagi sa ating mga magkasaka. Siyempre, sa balangkas ng genuine agrar-reform ay libreng pamahagi ng lupa. Kaya yung nilabas na resolusyon kamakailan ng Land Bank of the Philippines na labis na ikinatuwa naman ng bagong pamunuan ng Department of Agrar-Reform, yung resolusyon na nagsususpindi muna moratorium sa pagbabayad ng mga magkasakang benepisyaryo sa reforma sa lupa sa ilalim ng mga GRP laws ng isang taon, hindi sapat yun. Dapat ay writing off, pagbura ng mga hindi nababayarang principal sa land amortization, pati na yung hindi nababayarang interest na siya nga kung tutusin ay mas malaki pa kaysa rin sa hindi nababayarang principal land amortization, no? Kaya sa ilalim ng GARB, malino yung scope and coverage within 5-year implementation period, at kahit na yung mga nauna ng mga benepisyaryo ng umiiral ng mga batas sa reforma sa lupa ay mas titiyakin, mas palalakasin yung kanilang direktang control, possession at pagbubungkal sa lupang na ipamahagi sa kanila. Pero dahil nananatiling malaking mayorya pa rin sa ating hanay ng mga magkasakang, wala pa rin sariling lupa, kaya kinakailangan talaga
na maisabatas yung genuine agrarian reform. Yung panukalang batas para sa genuine agrarian reform at tinatawag din natin pre-land distribution na bill. Okay. Maraming salamat. Okay, salamat ka paeng. Sa pagsagot sa tanong na yan, meron pang isa pang tanong. Ano ang pagtingin natin dito sa sinasabing balik probinsya program ng Administrasyong Duterte at ano ang magiging implikasyon nito sa agrikultura at sa rice production? Sa harap na ang mga kalupaang agrikultural ay hawak ng ilan at malawakan ang land and crop conversion. So ayan ang yan ang isang tanong, tapos pwede sigurong basahin ko na lang ang lahat ng question, tapos sabay-sabay na lang din ang pagsagot. Hello, Caps? Baka pwedeng sagutin na maikli. Baka pwede kong sagutin na maikli yung tanong. Okay. Balik probinsya bagong pag-asa program. Meron na kasing pinirmahang Executive Order number 14. Awa 14 ba o si President Duterte? Ito'y sa panukali ni Senator Bongo. Alam po ninyo, kung hindi ma-address, malulutas yung ugat na dahilan kung bakit marami sa mga mamayan sa kanayunan ay napilitang magtungo sa kalunsaran, eh hindi magtatagumpay ang balik probinsya program na bagong pag-asa program na yan. Halimbawa, walang tunay na reforma sa lupa, walang tunay na programa paano pauunlarin ang agrikultura at ang ating kanayunan, paano bibigyan ng komprehensibong subsidyo sa produksyon yung ating mga magkasaka at iba pang mga nagbubungkal nating toiling masses natin, working people sa kanayunan na siyang pati na yung ating nasahanay ng mga mangisda, manggagawang bukit, manggagawa agrikultural na natiling malaking produktibong pwersa sa ating kanayunan, hindi na-address o nilulutas yung dahilan kung bakit matindi ang kahirapan sa kanayunan, walang tunay na reforma sa lupa, walang pambansang industrialisasyon. Anong kahihinatnan niyang programa na yan na balik probinsya at bagong pag-asa? Marami ng mga naunang administrasyon, sinubukan na nilang meron diyang bibigyan ng assistance para lang makauwi sa kanilang probinsya. Pero sinasabi natin, kung seryoso ang gobyernong Duterte diyan sa programang yan, i-address itong ugat na dahilan kung bakit marami sa ating mga mamayan dati nasa kanayunan ang nagpunta na pulitang magpunta sa mga sentrong lungsod at ng ating bansa. So ibig sabihin, napakahalaga yung na talagang sa halip na ipagpatuloy yung usapang pangkapayapaan, narinig natin kamakailan na nagdeklara naman na wala na naman sa kanyang agenda ang peace negotiations, peace talks between the GRP and NDFP. Mainam na nga sana na may progreso nang inabot yung usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP, lalo na dun sa dalawang mahalagang paksa, yung hinggil sa agrarian reform, rural development, national industrialization and economic development. Katunayan, napagtibay na nga nung bilateral team ng reciprocal working committee or the social and economic reforms that the basic principle ng tunay na reforma sa lupa ay ang pre-land distribution. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Bago natin i-present itong question ni Ana Montiliano na Facebook user, magdadagdag ka, Arnie, ng AMGL? May gusto kang sasabihin? Arnie? Hello, Arnie? Oo. Idagdag ko lang siguro, kasi kanina na banggit naman ni Mika Joseph yung ilan sa mga kalalagayan dito sa Nueva Ecija, sa Central Luzon. Di mas particular dito sa Nueva Ecija, nung panahon ng bagong
itong kasagsagan ng anihan, itong Abril, mas sumadsad pa sa pinakamababang presyo din talaga na halos sa 15 pesos, 16 yung presyo ng palay dito. No? Dahil, kumbaga, ang naging dahilan kasi niyan, may mga pambabarat talaga dahil nga sa banta din ng pagpasok ng mga imported na bigas. Nahigit pang pinasahol yan dahil nga sa ang iniisip talaga ng mga magsasaka, lalong titindi pagka ito ay panahon na nakakalaga ng pag-aani, no? Dahil bubuhos talaga, dadagsay yung mga aani, papasok din naman yung mga imported na bigas. Nakadalasan na ngayon. Tapos idagdag siguro namin bilang kalalagayan dito, di yung pag-iral kasabay nitong pangyayari ng lockdown dito sa Pilipinas, lalo sa gitnang Luzon, yung pagtindi rin ng epekto ng mga harassment at mga ginagawang pandarahas sa ating mga masasaka na habang naka-lockdown, habang walang makain, habang nasa panahon ng iniisip ang sarili dahil baka magkasakit at mahawa dito sa COVID na ito, ay minimilitarize pa at talagang pinatindi ng mga sundalo at ng kapulisan ang kanilang ginagawang pandaras doon sa ating mga magsasaka. Nangyari yan doon sa ilang bahagi dito, kagaya na lamang nangyari sa Gimba, doon sa ating mga magsasaka, mga magagawang bukid, na kine-question noong mga kasundaluhan yung kanilang sustainable livelihood program. Ito lamang Marso nangyari yan. At maging yung DSWD na sinasabing nag-i-implement ng project na yan ay hindi kinikilala at sinasabi lang ang nasa likod niya na yung mga NPA. At gayon din yung kanilang ini-implement na collective farming na inisyatiba nga ng LMB ay kinikasun din itong mga kasundalohan na ito. Isang mahusay na programa ng ating mga manggagawang bukid para nga makaigpaw doon sa nangyayaring kagutuman mula nung pumasok nga yung river harvester na yan. At talagang pinatay yung kabuhayan ng ating mga gumagapas na manggagawang bukid. Ngayon, nung Marso din, pinuntahan ng mga sundalo yung mga na walang mga nameplate, no? Itong mga sinasabi nating mga CHWs doon naman sa bahagi ng Karanglan, no? At kine-question din nila yung ginagawa nitong mga CHW sa pamumuno ng ating community-based health program din sa Leveson. At yung kalang staff, natanong daw kung sino at bakit ang nagpapa-meeting doon, ano mga sasabi. At talagang tinatakot ng ating mga health workers, no? Nangyari din yung pinigilan mismo ng mga militar sa isang detachment na makapasok yung ating mga magsasakang katutubo, no, mula sa timpuyog katutubo, yung mga igrot nating miyembro dito ng mga magsasaka na magdadala lang sana pagkain doon sa kanilang komunidad, yung kanilang bungkalan na ginagawa doon sa Port Magsaysay. Eh hinarang itong mga kasundaluhan, no, at pinagtatanong at halos sa kalahating araw na sila ay binalam doon at hindi nakapasok doon sa kanilang lugar. Mabuti't nag-iit lang itong mga ating mga katutubo at nakapasok din sila sa pag-iit nila, no. May isang babae din na leader natin mula sa Muñoz na ang pakilala sa kanya nitong mga intelihente ng estado ng 84th IB ay taga DSWD. At siya ay pinatawag dahil ang pag-uusapan nito tungkol sa Porpes. Pero nung andun na siya, ang pinag-uusapan lang, tanong na sa kanya, bakit siya membro ng EMGL, bakit siya kailangan pang lumahok sa sumama sa mga pagkilos, no? Ba't pa kailangan lumaban sa pamahalaan, samantalang siya ay membro ng Porpes. Yung mga ganun yung mga nangyari. At pinatindi pa yan dahil yung mismong radyo, yung radyo natin Gimba, no, na naglalahad ng kanilang ng ating mga kalagay ng mga magsasaka dito, nakakatulong sa information drive dito sa ating lalawigan. Binara din sila at ang sabi sa kanila, bakit
nagsagawa kasi sila ng isang relief operation sa mga senior citizen. At ang ginawa doon ay pinahawak nila ng mga panawagan yung mga magsasaka. Hindi nga mabibigat yung mga, hindi nga matatalas kung tutusin yung kanilang mga bit-bit na panawagan na pinahawak sa kanila, nakasulat sa papel. At pagkatapos niyan, ang pinuntahan yung mga senior citizen at pinagbabantaan itong mga sundalo. No? Sinabi na bakit kailangan lang humawak ng ganoon, bakit sila ay kailangan manawagan samantalang may mga suporta naman ikang kasakanda ay binibigay. No? At ngayon nga, ang balita natin, ay mismong yung radyo natin Gimba, ay pinagpaplanuhang kasuhan itong mga mula sa local government ng Gimba. Nakakalungkot yan, ano? Katalos walang pinagkaiba dito sa ABS-CBN na gustong patahimikin itong ating mga media. So yun lang siguro yung ilasdagdag namin. At yung pagkakaso doon sa radyo, sa radyo ating Gimba, ay dahil sa kanilang mga komentaryo doon sa pagtugon sa ng gobyerno sa COVID. Kasama dyan yung halimbawa yung bigas hindi tahas at na wasto naman talagang sabihin natin ngayon kasi sa kabila ng ginagawa na sabi nga natin sa kabila ng ngayon ay namumroblema, nag-iisip ang ating mga mamamayan sa kalagayan sa pandemyang ito, eh dinadahas pa yung ating mga mamamayan at ang sagot sa kanila ay militarisasyon ang sagot sa ating mamamayan. No. So yun. At yun lang muna siguro. Magandang hapon sa ating mga kasama, lalong higit sa ating kapaing, yung ating kababayan din sa Nebesiha at kay Congressman Neri Colmenares. Okay, maraming salamat Arnie sa iyong dagdag. May kunting na lang ang ating oras, so may isang tanong na lang na ating ipasagot galing kay Ana Montiliano na Facebook user na nanonood din sa atin ngayon. Ang kanyang tanong ay bakit umaabot ng 10 days na lang ang stock ng bigas ng NFA? At napakalaking pagkukulang ito sa bahagi ng NFA at ng DA. Ano ba ang ginagawa nila dapat? So yan po, sino ang sasagot niyan? Si Cathy or si sino ang sasagot? Or si Attorney Neri? Hello? Hello? Si Cathy na ang sasagot, si Cathy. Okay, Cathy. Pakisagot ng tanong ni Ana Montiliano. Bakit daw bakit umabot na lang ng 10 days ang stock ng bigas ng National Food Authority? Hello, Cathy? Cathy? Nasa linya po ba si Cathy? Nasa linya ba si Cathy? Kasi kung wala, pwede namang si Kapaing ang sasagot. Sige. Okay, Kap. Ito na ang sasagot. Maganda yung tanong dahil nga nakababahala nga naman sa karaniwang mamayang Pilipino. Ano, kung ang hawak na lang rice tax ng NFA ay good for 10-day consumption. Ano? Siyempre, dahil talagang bumugso at tumaas ang demand dun sa NFA rice naruna dito sa mga relief operations ng mga LGUs. Bagamat malaking bahagi din yan ay ng kanilang pinang-relief galing din naman sa commercial traders, no? Sa pribadong sektor. Yan yung sinasabi natin na pag manipis ang food reserve ng ating bansa na hawak ng gobyerno to the National Food Authority, yan yung labis talagang nakakabahala. Ngayon, dahil sa nabanggit kanina na dito sa naging largahan ng presyo sa farm gate ng palay ay umangat yung presyo
merong 18, 1850, 19, binanggit pa ni Cathy kanina, merong nag 20, 22. Eh kung ang buying price lang ng NFA ay 19 pesos per kilo, tuyong-tuyo pa yon, 14% ang motion content. Dapat nung palay na magkasaka para maibenta niya sa NFA. At inalis pa yung incentives para sa mga kooperatiba at sa mga magkasaka na nagdadala ng palay sa NFA. Hindi talaga naramdaman ng NFA dito sa nakaraang anihan, no? Eh lalo pa, wala namang mobile palay buying operations. Hey, so kaya talagang yung hawak ng NFA, talagang ang pampuno nila diyan eh hindi naman sila pwedeng bumili sa mga palay traders. Eh dapat talaga ang mandato nila ngayon kahit diyan sa rice tarification rice liberalization law eh bumili sila directly sa local rice farmers. Eh kung hindi sila namili, so ang gagawin nila ay importasyon ng bigas. Bawal din naman sa rice tarification o rice liberalization law. Pero ano ang pwede nilang gamiting batas kung meron man? Eh malamang kung gagamitin yung kung naiisip siguro nila, baka ang nasa isip ni Sanin Dominguez, Secretary Sanin Dominguez, ni Secretary William Dar, gamitin yung emergency powers ni President Duterte, hindi sa ilalim ng 11203 o rice tarification o rice liberalization law, pero sa ilalim ng Bayanihan to Heal as Fund Act o Republic Act 11469. Kung may budget pera pang NFA, merong hindi na-utilize na pera ng RCEP, baka iniisip nilang i-realign ni President Rodrigo Duterte at gamitin sa rice importation. So yan ang sinasabi natin na dapat ang gobyerno to the NFA as a national cereal procurement agency ng gobyerno, hindi po pwedeng walang substansyal na supply ng napalay ang mabibili niya sa lokal, no, sa lokal. So hindi po kasi nangyari yan. Kaya 'yon, nakakabahala talaga na maliit at hindi substansyal ang hawak na bolyo ng bigas ng NFA. Ano ibig sabihin niyan? Eh wala namang price control sa presyo ng bigas. Kung namili ng medyo tumaas yung presyo ngayon, eh siyempre kung hindi ba tumaas ng by 3 or to 9 pesos pa ang presyo sa wala na rong nga mabili ng 36, 38. Kundi nagsisimula na sa 40 pesos per kilo ang bigas sa local, sa domestic rice market. So talagang ang solusyon pa na kasi natin yung lokal na produksyon natin ng palet bigas sa bansa, wag umasa sa rice importation, at diyan dapat palakasin ang kakayahan sa pamimili ng National Food Authority. Ibasura at i-repeal yung rice tarification o rice liberalization law at agaran ng isa batas ang Proposed Rice Industry Development Act. Marami pong salamat. Okay, maraming salamat, Caps, no? So, maraming mga komentaryo at na binigay ng ating mga attendees at yung mga nanonood live sa ating FB. Pero dahil wala na tayong oras, kunan na lang natin ng panapos na mensahe ang ating speaker, si Attorney Neri Colmenares. Attorney Neri? Well, siguro masabi ko lang, nasa krisis tayo ngayon. Ano? Napakahirap ng buhay kasi dahil sa hindi na sa COVID crisis, kundi mismo ang gobyernong Duterte, isa pa yan sa nagpapaproblema sa atin. So, napakahirap ng buhay. Pero siguro ang masabi ko dyan, sa kasaysayan natin, ang pinakamalaking tagumpay ay nakamit natin sa gitna ng masidhing krisis. Kaya itong krisis na ito ng COVID at Duterte tyranny, siguro gamitin natin itong oportunidad para makamit ang pinakamalaking tagumpay. So, bagamat nahihirapan tayo dahil sa krisis tayo ngayon, at napakalaking problema, tingnan din natin na ang krisis na ito ay maaring magbunga ng pinakamalaking tagumpay sa uring magsasaka at sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Attorney Neri, sa iyong mensahe. Ngayon si Cathy. Cathy? Okay, nawala ako kanina. Hello? Oh, nawala ako kanina kaya...
Okay. Oo, di nagpapasalamat tayo na sa kabila ng lockdown ay nakakagawa tayo ng kaparaanan kung paano maipaabot sa malawak na mamamayan sa nakikinig sa atin ngayon ang kalagayan ng sektor sa agrikultura, mga food security frontliners na talagang todo apektado dito sa lockdown na pinapatupad ng rehimeng Duterte. So, patuloy pa rin na itulak ang gobyerno na gumawa ng kaparaanan ng sa ganun ay ma-secure yung ating seguridad sa pagkain at singilin ang gobyerno dun sa mga ayudang ipinapangako niya para sa tuloy-tuloy na produksyon ng ating mga magsasaka. Kailangan yung tuloy-tuloy na paggigit ng karapatan ng mga magsasaka sa lupa ng sa ganun ay makapagtanim sila at makatulong dun sa pangangailangan nating araw-araw sa pagkain. Kaya napakaganda yung mga ganitong aktibidad para dun sa pagpapaabot ng mga hinaing, mga kampanya at mga kahilingan ng ating mga magsasaka. Okay, salamat Cathy. Kapaing? Kung tutuusin, bago pa ang COVID-19 pandemic, matagal nang knockdown at nasa lockdown ang kabuhayan ng ating mga magkasaka at mga mamamayan sa kanayunan. Usapin nito ng paano ibabangon at tutulungan sila na maibangon. Pero ang solusyon ng gobyerno sa pamamagitan ng programa ng Department of Agriculture na Alpas contra COVID-19 o ahon lahat, pagkain sa lahat, alpas, hindi iaalpas ng nasabing programa sa matinding gutom at hirap ang ating mga magsasaka. Kung hindi ibabaon sa utang, ibabaon pa sa iba yung hirap. Kaya po yung pong ating mga binanggit na mahalagang panawagan at hakbangin kanina ay yung po ang ating pangahawakan at sama-samang ipapatupad para sa tunay na pag-unlad ng sektor ng agrikultura, kabuhayan ng magkasaka at ng buong kanayunan ng ating bansa. Alalahanin natin napakahalaga ng sektor ng agrikultura bilang pundasyon ng ating pambansa ekonomiya at ang sektor na industriya, lalo na ang mabibigat na industriya natin at magaganda industriya ay sinasabi nating nandyan ang leading factor. Kaya ating panawagan ay lupa para sa mga magkasaka, sapat at ligtas na pagkain para sa lahat, karapatan at kabuhayan, ipaglaban. Maraming salamat po. Maraming salamat Kapaing at 12 no, 12 ka panawagan ang kanina na inihatag at pinipresent ni Kapaing sa hanay, galing sa hanay ng mga magsasaka. Maraming salamat din sa ating mga attendees sa webinar na ito at sa lahat ng mga nanonood sa ating live Facebook na pag-broadcast. At pati sa mga nagbibigay ng kanilang mga katanungan at mga komentaryo, maraming salamat. At higit sa lahat sa ating mga speakers, si Attorney Neri Colmenares, si Cathy Estavillo, si Kapaing Mariano, at sa ating mga reactors, ang galing sa Masipag na si Chris Panerio, sa EMGL na si Del, at saka sa Camarines Sur na magsasaka si Marites Celio. At sa ngalan ng People's Coalition on Food Sovereignty sa Bantay Bigas at sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, maraming salamat sa ating lahat at hanggang sa muli.